Napalaki na lamang ang mata ni Camille. Kitang-kita niya kung paano nakikipagtsuktsakan ang kasintahan ng kaniyang amo sa ibang lalaki. Naglilinis lang naman siya ng garage pero dito pa mismo ginawa ang makamundong kasalanan na ito. Kaya niya nakita. Kitang-kita niya kung paano nag-e-enjoy ang babae. Pero dahil sa isang pagkakamali, ay nahuli siya nito. Magawa kaya niyang maisumbong ito o mabaliktad siya? At ito ang kwento ng buhay ni Camille. Mahirap ang buhay ni Camille. Galing na siya sa napakagulo at mahirap na pamilya. Lumaki siyang wala man lang nagtuturo sa kanya ng kung ano ang tama at mali. At kung sino ang dapat pagkatiwalaan at paano dapat magtiwala. Dahil doon ay nagtiwala siya sa isang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng pagmamahal na hindi niya nakuha mula sa kaniyang mga magulang. Ngunit ang katotohanan ay ginamit niya lang si Camille para sa mga pagnanasa niya saka ito iniwan nang malaman niyang mayroon ang bata sa sinapupunan ng babae. Nabubuhay lamang si Camille at ng kanyang anak sa pamamagitan ng kakarampot na pera mula sa mga racket niyang kung saan-saan niya nahahanap. Isang araw nang pumunta si Camille sa palengke ay nadaan sa isang malaking kumpanya. May nakita siyang papel na nakapaskil sa labas. Hiring secretary. Hindi man mataas ang kaniyang natapos. Ay natuto pa rin siyang mag-Ingles kaya nakaya niyang basahin ang nakalathala sa papel. Sa kaniyang pag-aakala ay simpleng trabaho lamang ang secretary na simpleng sulat-sulat lang kaya napagdesisyon na niyang subukan at baka siya'y palarin. Isinaulo ni Camille ang mga kailangang papeles at dumiretso sa computer shop upang ipagawa roon ang mga kinakailangang papeles. Sa kabilang dako naman ay namomroblema si Caleb. Upang makahanap muli ng bago niyang sekretary dahil puro inefficient ang mga nahuling nagtrabaho para sa kanya. Dati ay ang Human Resources Department ang pumili ng mga applicants ngunit napagdesisyon na ni Caleb na siya na mismo ang pumili sa pagkakataong ito. Nagbabaka sakaling mas maayos ang kanyang pagpili. Gabundok ang mga files ng aplikante sa mesa ni Caleb. Napahinga siya ng malalim nang kaniyang makita ang mga ito bago simulang isa-isahin ang mga papel. Stupid. Typical. Incompetent. Is this for real? Minamasahe ni Caleb ang kaniyang sentido dahil sa stress nang makita niya ang file na ipinasa ni Camille. Muntik na niya itong itapon dahil hindi naman tugma sa pagiging sekretary ang credentials na nakalagay sa mga papeles niya. Kung tutuusin, ay wala man lang itong credentials. Sa kahuli-hulihan ng kaniyang folder ay mayroong application letter na hindi tama ang format. Karga-karga nito ang mensaheng, "Magandang araw po sa inyo, ma'am, sir. Ako po si Camille De Vera. Nakita ko po sa harapan ng inyong kumpanya na kayo ay naghahanap ng sekretary. Nais ko lamang pong ipaalam na nais kong mag-apply. Nakakasigurado ho akong marami po akong kayang gawin, lalo na ang pagsulat, kagaya ng trabaho ng isang sekretary. Sana po ay tanggapin niyo ako sa trabaho, kahit hindi na po bilang sekretarya, dahil nangangailangan po talaga ako at ng aking anak. Maraming salamat po. Gumagalang, Camille De Vera." Hindi mawari ni Caleb ang nararamdaman ngunit bigla na lamang itong nakaramdam ng awa habang binabasa ang background ni Camille. Dahil dito ay tinawagan niya ang head ng HR department at na-request na bigyan ito ng trabaho bilang janitress ng kumpanya. "Have someone get 2 files from my office," ani Caleb nang may bumati na mula sa kabilang linya. Nalito rin ang ginang na sumagot dahil nga 2 papeles ang sinabi ng kaniyang boss. "Dalawa ba ang kukunin niyang sekretary?" Nagtataka pang bulong ng ginang sa sarili habang tumutungo sa opisina ni Caleb. Nang makarating na nga ang HR officer, roon ay sinabi na ni Caleb ang intensyon niyang kunin si Camille bilang janitress.
Hindi magawang masabi ng ginang kung ano ang panghuhusgang nais niyang sabihin sa harapan ni Caleb, ngunit nang siya ay pabalik na sa HR office ay dali-dali niyang tinignan ang papeles ni Camille at nilait-lait ito dahil maski application letter ay hindi niya alam gawin. Ni hindi nga alam ni Camille kung ano ang nararapat gawin ng sekretarya. Ichinismis muna ng HR officer ito sa mga katrabaho bago niya tawagan ang contact number na nakalagay sa papel. Hello? Mataray na bungad ng HR officer sa telepono. Hindi tulad ng normal niyang approach sa mga taong edukado at nakatataas sa kanya. Magandang araw po, ma'am. Sino po sila? Magalang na sagot ni Camille sa kabilang linya ng telepono. Tanggap ka bilang janitress sa kumpanyang inaplayan mo. Nakakabastos man ang salita na tila nagmamaliit ngunit dahil narinig ni Camille na tanggap siya sa trabaho ay tila nagtatalo na siya sa sobrang saya. Magsimula ka sa Lunes ng alas 5 ng umaga. Dagdag niya at hindi na hinintay ang sagot ni Camille bago ibinaba ang telepono at pinagpatuloy tawanan at lait-laitin ang resume at application letter niya. Halos mapatalo naman sa tuwa si Camille nang malaman niyang binigyan siya ng ibang trabaho kahit noong una ay akala niya'y hindi siya mapagbibigyan sa tsansang iyon. Nang makarating na ang araw ng Lunes ay maagang umalis si Camille para magtrabaho at iniwan ang kanyang anak sa malapit nitong kaibigan. Nalubos ang galak tuwing maaalagaan niya ang bata. Magandang umaga po. Unang araw ko po ng trabaho rito. Bati ni Camille sa gwardya. Ano pong pwede kong gawin, sir? Masiglang tanong ni Camille. Pumunta ka muna sa Human Resource Office at makikita mo ron si Ma'am Estrelita. Siya ang magsasabi sa mga kailangan mong gawin dito sa kumpanya. Sagot naman ang gwardya sa kabilang linya at itinuro saan banda ang kailangan niyang puntahan. Tila natutuwa dahil sa pagiging masayahin ng babae. Sige po, maraming salamat, sir. Ani Camille bago ito dali-daling pumunta sa direksyong sinabi ng gwardya. Kumatok si Camille sa pintuang may nakalagay na Human Resources Department bago pumasok. Magandang araw po. Malumanay niyang bati kasama ng isang ngiti na parang nagpagilty pa sa babaeng nanlait sa kaniyang kakulangan sa edukasyon. Buti naman at maaga ka. Ani ng ginang na hindi pinapahalatang tila gumagaan ang loob kay Camille dahil sa napakaliwanag nitong aura. Kunin mo na yung mga panglinis sa stockroom at maaari mo nang simulang maglinis sa entrance ng kumpanya. Masusunod po, ani Camille sa tumungo na sa inuutos ng ginang. Habang naglilinis ay naghahampas si Camille ng kahit anong tono. Habang inililibot niya ang mop ay hindi niya namalayang may paraan na pala. You must be Camille, the new janitress. Tinignan ni Camille ang pinanggalingan ng baritonong boses na halos magpalambot sa mga tuhod niya. Ang pogi naman itong lalaking to, hagik-gik niya sa kaloob-looban. Ako nga po yun. Magandang araw po, sir. Masiglang bati ni Camille na medyo kinikilig dahil sa taglay ng lalaki na napakagwapong mukha. It looks like ginagawa mo naman ang trabaho mo ng maayos in your first day. Pagpupuri ng lalaki habang tumitingin-tingin sa paligid na nilinisa na ni Camille. Siyempre naman, sir. Prinamis ko po nung nag-apply ako na gagalingan ko sa kahit anong trabahong ibibigay sa akin . Nagagalak na sagot ni Camille dahil nakatanggap na siya ng unang papuri sa trabaho na naging dahilan para ganahan pa siya. Lalo na at galing pa iyon sa lalaking gwapo. I'll be on my way. Keep up the good work. Huling sabi ng lalaki bago tumuloy. Cute. Dagdag ni Caleb na sinabi lamang niya sa kanyang sarili. Jane. Tawag nito sa bago niyang sekretary. There will be files on your table. Sort them. Utos ni Caleb. Will do, sir. Magalang na sagot ni James. Sa mga sumunod na araw, ng trabaho ni Camille ay araw-araw silang nagkikita ni Caleb at nagpapalitan ng magandang umaga at paalam naman sa gabi. Hindi pa alam ni Camille na si Caleb ang nagmamay-ari ng kumpanya. Na siya rin ang mabait ngunit hindi masyadong magawang lapitan ng mga empleyado dahil sa dragonesa niyang girlfriend. Isang araw, nang nagkukwentuhan sila Camille at Caleb kung saan ay medyo close na sila sa puntong pinibiro at nagbibigay na ng mga corning joke si Camille ay biglang may malditang boses na sumingit sa kanilang usapan. Get away from my boyfriend!
You slut? Pagtataray ng babae. Nagulat si Camille nang bigla siyang tinulak papalayo ni Diane. Diane! Suway ni Caleb sa nakakahiyang eskandalosang ugali ng kanyang girlfriend. Pasensya na po, madam. Wala po akong masamang intensyon sa nobyo ninyo. Depensa ni Camille na ngayon ay hinihilot ang braso dahil sa lakas ng puwersang ibinuhos ni Diane sa pagkakatulak sa kanya. Wala akong pakialam sa excuses mo. Just get your filthy self away from him. Marami na malanding babae. Galit na sabi ni Diane. Enough! Napataas ang boses ni Caleb at minasahe ng sandali ang sentido. What's wrong with me having a chat with my employee, Diane? You have the right speaking to any of them like that. Really? You're going to defend that attention whore over your future wife? Galit na pangwestiyon ni Diane kay Caleb. Pansin ng lalaki na muli na namang nakukuha ng pangyayari sa kanila ang sitwasyon na napakaraming tao sa loob ng kumpanya. Kaya lumapit siya kay Diane at binulungan nito. In case you forgot, I don't want you as my future wife, let alone a part of my life. You know very well kung bakit tinitiis kita, Diane. So don't push my buttons any further. Pananakot nito kay Diane bago lumapit kay Camille upang tignan kung ayos lang siya mula sa pagiging violente ni Diane. Sa totoo lang ay hindi naman talaga mahal ni Caleb si Diane. Ang isang napakabait at perpektong lalaki na katulad niya ay kailanmay hindi magkakagusto sa isang spoiled brat at entitled na katulad ni Diane. Ang tanging rason lamang kung bakit hindi magawang alisin ni Caleb ang koneksyon niya kay Diane ay dahil may hawak ang ama ng babae na importanteng bagay niyang malaman kung tunay ba. As if may iba pang options, Caleb. Mayabang na bulong pabalik ni Diane sa lalaki na mas ikinadilim ng paningin ni Caleb. I didn't do it, Diane. Alam kong inosente ako. And I'll stand my ground until I'm out of you and your dad's grip. Ani Caleb sa sarili habang mas humihigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Now come on. We have a lot of things to talk about, my love. Napalitan ng ngiti ang mataray na ekspresyon ni Diane nang masigurado niya sa sarili na hindi siya kayang kalabanin ni Caleb. Iniangkla niya ang kanyang kamay sa braso ng lalaki at hinila ito paalis. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo ay tinignan niya muna si Camille. I'll keep an eye on you, poor janitress na malandi. Normal na sa kumpanya ang ganitong ganapan ni Diane. Nalilito na nga rin ang lahat dahil bakit mai-inlove sa matapobreng katulad ni Diane ang napakabait na nagmamay-ari ng kumpanya. Iyon ay dahil wala silang kaalam-alam sa sitwasyon na kinaiipitan ni Caleb kaya siya nagtitiis. Matapos ng pangyayari ay kinamusta ng ibang mga tauhan si Camille at ikwinento sa kanya na ganoon talaga ang ugali ni Diane. Pinipilit na lamang nilang lunukin ang mga masasamang ginagawa ni Diane dahil ayaw nilang masisante sa trabahong may magandang sweldo. Makalipas ang ilang araw, naisipan ni Caleb na ipalinis kay Camille ang private villa nila na hindi masyadong nagagamit. Ito ay para bigyan pa ng dagdag na kita ang babae. Nang maihatid ng driver ni Caleb si Camille sa lugar na kanyang lilinisan, ay napanganga ito sa pagkamangha dahil sa ganda ng lugar. Napakagarbo ng lugar at halatang mayaman talaga ang nagmamay-ari. Habang naglilinis sa sala si Camille ay may narinig siyang sasakyan mula sa labas. Akala niya ay napadaan lamang ito at hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin pa. Dahil nga sa masyado siyang naging focused sa pagpupunas ay hindi niya namalayan na may pumasok na palang dalawang katao. Hindi rin nila namalayan ang presensya ni Camille dahil busy silang naghahalikan. Nang lumapit ng pwesto si Camille ay saka lamang siya nagulat na may mga tao na palang gumagawa ng milagro sa likod niya. Napaigtad siya na naging dahilan upang matumba ang walis na nakatayo lamang malapit sa kanya. Dahil sa tunog na nagawa niya at ng walis ay nakuha na niya ang atensyon ng babae at lalaki. Napalaki na lamang ang mga mata ni Camille nang makita kung sino ang babae. Parehas din ang naging reaksyon ng dalawang magkasintahan nang makita na mayroon pala silang kasamang iba, lalo na ang babae. Hindi maipinta ang taranta sa kaniyang mukha. What the? Napanganga sa gulat si Diane nang makita si Camille sa kanyang harapan. Ang mas malala pa roon,
ay nahuli niya itong may ibang lalaking kalaguyo. Ma'am Dayan, hindi makapagsalita ng matino si Camille nang mamukhaan ng babae. Dali-dali namang hinila ni Dayan si Camille papunta sa gilid. Aray ko po ma'am Dayan! Daing ni Camille nang maramdaman ng sakit mula sa nakabaong mga kuko ni Dayan sa kanyang braso habang hinihila siya palayo sa sala. Ayoko makarating ito kay Caleb. Naintindihan mo ba? Maotoridad na utos ni Dayan habang nakaduro ang isang kamay kay Camille. Pero ma'am, bakit po? Walang pero-pero. Cleaner, I want you silent. Kung ibubuka mo yung bibig mo tungkol sa nakita mo, baka may masamang mangyari sa anak mo. Pananakot ni Dayan. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa takot nang marinig niyang pinagbabantaan ang kaligtasan ng anak niya. Kaya kahit labag sa kanyang loob, ay tumungo na lamang si Camille para hindi mapahamak ang pinakamamahal niyang anak. Good. Now, let us have our good time. Ito lamang ginagawa mo. Ani Dayan bago bumalik sa kanyang lalaki, saka sila umakyat at pumasok sa isang kwarto upang magkasala. Habang naglilinis si Camille ay hindi niya maiwasang marinig ang mga ungol ng dalawang gumagawa ng milagro. Bawat segundong naririnig niya ang mga iyon ay naaalala niya si Caleb at kung gaano hindi ka-deserve ni Caleb ang magkaroon ng babaeng hindi siya kayang mahalin ng buo at naghahanap ng pagnanasa mula sa iba. Ngunit sa kabila ng awang nararamdaman niya sa kanyang boss ay ang boses na bumubulong para sa kaligtasan ng kanyang anak na walang kamuwang-muwang. Kaya naman walang ibang nagawa si Camille kundi ang ikuyom, ang mga kamao at taimtim na ipagdasal ang bawat araw na hawak niya ang sikreto ni Dayan na sana ay malaman ni Caleb ang mga kalokohan ng kanyang nobya na hindi nanggagaling sa kanya ang kumpirmasyon upang mailigtas ang anak niya. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Dayan kasama ang iba't ibang lalaki bawat punta niya sa private villa. Ngunit parang kahuli-hulihan ata ng kaniyang konsensya na ang dinala niya sa araw na iyon ay ang bagong sekretary ni Caleb na si James. Ilang araw lang matapos ang pangyayari kung kailan magkasama sina Dayan at James ay gumawa ng milagro ay magkaharap sila ni Caleb sa private villa na madalas niyang linisan. Binisita kasi siya ni Caleb para makita ang lagay ng villa. Camille? Tawag ni Caleb sa ngalan niya. Camille? Are you still there? Napupunta sa kawalan ang atensyon ni Camille habang iniisip kung ano ang nararapat niyang gawin. Pasensya na sir. Ano nga po pala yun? Nahihiyang kumamot si Camille sa kanyang ulo dahil napupuntang muli sa pagmumuni-muni ang isip. I'm talking about how good you are keeping this place clean, Camille. Salamat sa serbisyong ginawa mo para panatilihing malinis itong lugar na to. Pag-uulit ni Caleb sa mga salitang kanina ay hindi narinig na Camille dahil sa kalutangan. Walang anuman sir. Ako pa nga po rapat ang nagpapasalamat dahil binigyan niyo po ako ng ekstrang pakikitaan. Sagot ni Camille. I guess we both owe each other. Thank you. Nakangiting sabi ni Caleb na parabang nag-switch sa mga boses sa ulo ni Camille na hindi nila kaya pang itago sa lalaking nasa harapan niya ang katotohanang ito nga pala ang sweldo mo this month. I'm hoping to see you clean this place more from now on. Dagdag ng lalaki na muling inilibot ang paningin sa lugar habang tumatango-tango dahil ay nasatisfied sa trabahong ginawa ni Camille sa lugar. Sir Caleb, bumigat ang hininga ni Camille nang banggitin niya ang pangalan ng lalaking pinagtataguan niya ng sekreto. Samantalang wala itong ibang ginawa kundi maghanap ng paraan para tulungan siya at nang kanyang anak. Ayos ka lang ba, Camille? Kanina ka pabalisa eh. May gusto ko bang sabihin sa akin? Alalang tanong ni Caleb nang mapansin na parang wala sa tamang kalagayan si Camille. Sir, malaki pong pasasalamat ko dahil napakarami niyo na pong naitulong sa akin. Kahit ilang buwan pa lang po ko sa trabaho. At kahit sa maling posisyon pa ang inapplyan ko sa trabaho. Pero kung pwede po sana ay hindi na po ko tutuloy sa paglilinis dito sa villa. Tama nga ba itong ginagawa kong desisyon? Katahimikan? Hahayaan ko na lang ba talagang niloloko-loko lang ni Ma'am Dayan na yun ang napakabuting taong tulad ni Sir Caleb? Tanong ni Camille sa sarili. Why? Is there something wrong? Nakahanap ka na ba ng ibang trabaho na mas mataas ang bayad? Or do you feel uncomfortable working here? Nagtataka
at alalang-alalang tanong ni Caleb habang kinukot-kot ni Camille ang mga kuko sa kaba, kakaisip kung ano ang kanyang irarason or kung sasabihin niya na ba ang katotohanan. Eh, hindi naman po sa ganun, sir. Nahihiya po kong sabihin pero kung pwede po ay sa kumpanya na lang po sana ako magtatrabaho. Gusto ko po sanang bitawan itong trabaho ko rito dahil mas nababawasan na po kasi ang oras na naibibigay ko sa anak ko eh. Sabi niya, namimiss niya na ako. Kaya gusto ko po siyang bigyan ng mas marami ng oras ko. Hindi bali at natutustusan naman po ng sweldo ko sa kumpanya ang pag-aaral niya at ng pang-araw-araw naming mag-ina. Pagraraso ni Camille habang muli na namang binubulong sa sariling utak ang mga silatang sinungaling. Oh, okay then. I understand. Salamat at sinabi, Camille. Hindi pa natapos ni Caleb ang kaniyang sasabihin nang bigla na lang pinutol ni Camille ang kaniyang sasabihin. Sir, pasensya na po pero hindi ko na ho talaga kayang itago. Naiiyak na sambit niya. Sana kapag nalaman niyo ho ito ay protektahan niyo po ang anak ko mula sa kanya. Dagdag ni Camille. Anong ibig mong sabihin, Camille? Nalilito ko. Ani Caleb na kinakabahan ng mga aksyon at salita ng babaeng madalas namang kalmado. Sir, si Ma'am Day, love! Hindi pa man natatapos ni Camille ang pagsusumbong ay biglang may napapanik na sumigaw mula sa di hindi kalayuan. Sakto ang pagdating ni Diane sa villa para pigilan si Camille na para bang alam niyang magsusumbong na ito sa kanyang nobyo. Tumakbo si Diane papalapit kay Caleb at niyakap ito na parang malapit ng maluha. Habang hindi nakatingin ang kanyang nobyo ay binigyan niya ng isang masamang tingin si Camille na tila pinapahiwatig sa babae na mag-iingat siya sa mga sinasabi niya. You thief! Ang kapal naman ng mukha mong tumapak pa sa lugar na ito matapos ng ginawa mo? Bumitaw si Diane mula sa pagkakaangkla sa katawan ni Caleb at mabilis na lumapit kay Camille. Saka siya sinampal sa magkabila ang pisngi. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Diane? Si Camille naman ngayon ang nalilito. Don't maang-maangan anymore. You traitor! Alam mo kung anong ginawa mo? Buliyaw ni Diane. Eh, hindi po ako nagmamaang-maangan, ma'am. Lalong-lalo na pong hindi ako magnanakaw at traitor. Depensa ni Camille sa sarili. Could you please just calm down first and tell me what the hell is happening, Diane? I swear, you always making this heinous sins. Nakakairita na. Naiinis na sabi ni Caleb. This bitch right here is a spy, Caleb. She stole a very important company secret and gave it to the company's competitor for some money. Paliwanag ni Diane na siya namang tinutulan ni Camille. Wala po akong alam sa pinaparatang mo, ma'am. Marangal po akong nagtatrabaho lalo sa kabait ang pinapakita sa akin ni Sir Caleb at pati na rin ng maraming empleyado sa kumpanya. Kahit na janitress lamang po ako. Depensa ni Camille para protektahan ang sarili mula sa mga paratang ni Diane. Bobo ka talaga, no? Magnanakaw ka na nga. Hindi ka pa nag-iingat. Here's the evidence, Caleb. Huwag mo nang pagtakpan ang mga kagagahan mo, stupid cleaner traitor. Ipinakita kay Caleb ang kuha ng CCTV na pumasok si Camille sa opisina ni Caleb nang mag-isa at kahinahinalang tumingin-tingin sa paligid at lumabas na may hawak na money envelope. Nang makita ni Camille ang video na ipinakita ni Diane kay Caleb ay naalala niya ang tunay na nangyari noong araw na iyon. Sobra na ang pagkatok ni konsensya sa kanya kaya plinano niyang puntahan at sabihin sa kanyang boss ang totoo. Ngunit natakot si Camille na sa kanyang manggaling mismo ang pambubuko ng harap-harapan kay Caleb dahil nga iniisip niya ang kaligtasan ng anak niya. Kaya itinungo niya ang kaniyang paningin sa paligid upang maghanap ng papel at ballpen para doon isulat ang nalalaman niya ngunit biglang tumunog ang telepono at nagpanik siya kaya kumuha na lamang siya ng kahit anong envelope sa mesa ni Caleb saka lumabas mula sa opisina habang nagpapanggap na envelope ng kaniyang sweldo ang hawak-hawak niya. Hindi po yun ang nangyari, Sir Caleb. Maniwala po kayo. Hayaan niyo po ako magpaliwanag sa totoong nangyari noong pumunta ko ron. Malinis mong konsensya ko. Nagmamakaawang lumapit si Camille kay Caleb at humawak sa kamay ng lalaki para humingi ng pagkakataon para magpaliwanag para mapaniwala niya ang boss. Ano pong kailangan mong ipaliwanag, Camille? Sigaw ni Caleb. Saka iwinaksi ang kamay ni Camille. Kitang-kita sa CCTV ang lahat. I trusted that you will be a good person
and I did everything to help you dahil naawa ako sa'yo. Tapos itong igaganti mo? Sa labas ay halo-halong galit ang naiiyak na ekspresyon ang nakapaskil sa mukha ni Diane, ngunit habang tinitignan niya si Camille ay makikita sa mga mata niya ang mensaheng, "Ganyan ang mangyayari kapag binukas mo ang bibig mo." Sir, umiiyak na pagmamakaawa ni Camille. Umalis ka sa harapan ko, Camille. Hindi kita kayang tingnan dahil sa ginawa mo. Mabigat na huminga si Caleb sa galit habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. From now on, you're fired. Huwag ka nang pumasok dito o sa kumpanya. Pero sir, pagpupumilit na makaawa ni Camille. Gusto mo ng pera? Take the envelope that I gave you just a while ago. At huwag ka na magpapakita sa harapan ko. Galit na dagdag ni Caleb. Kung hindi ka paalis, ipapatawag ko ng pulis para sila na mismo ang dumampot sa'yo papunta sa kulungan. Walang naging ibang choice si Camille kundi ang lumabas na lamang at umuwing umiiyak. Ngunit nang maalala niyang muli ang mga salita ni Diane na puno ng pananakot na baka may mangyari sa anak niya, ay dali-dali siyang pumunta sa eskwelahan na kung saan nag-aaral ang kanyang anak. Nang makarating siya sa harapan ng eskwelahan, ay may nakita siyang itim na mamahaling kotse sa hindi kalayuan. Nagtaka siya kung bakit may ganoong klase ng sasakyan sa pampublikong eskwelahan na halos lahat ay mahihirap ang pamilya. Pero hindi na niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil nakuha na lahat ng kaniyang pag-aalala para sa anak ang kanyang utak. Nay! Excited na sigaw ng bata nang makita niya na ang nanay niya ang siyang susundo sa kanya. Rose! Gumaan ang loob niya nang makitang ligtas ang anak niya. Tumakbo si Rose papunta sa kanyang nanay at magalak na niyakap ito nang mahigpit na siya rin namang ginawa rin ni Camille. Naku, salamat at ligtas ang anak ko. Naluluhang bulong ni Camille sa sarili. 7 taong gulang pa lamang ang bata at para madamay siya sa gulong hindi naman ginusto ni Camille, kahit na katiting ay sobra na para sa ganoon kaliit at kabatang edad. Si Rose na lang ang pinanghuhugutan ni Camille ng lakas at gagawin niya ang lahat lamang maging ligtas ang anak niya. Bago sila umuwi ay binilhan niya si Rose ng tigbebenteng ice cream sa 7-Eleven at hinintay na matapos ang bata para maubos iyon. Minsan na lang kasi silang magkakasama dahil nagkakandaugaga lagi si Camille sa trabahong pinagsasabay niya. Nakaupo sila sa may upuan na nakatapat sa kalsada. Salamin kasi ang pader ng 7-Eleven kaya kita kung ano ang mga nangyayari sa labas at habang tumitingin siya sa labas ay nakita niyang muli ang itim na kotse. Sa puntong iyon ay tila kinakabahan na siya ngunit baka lang naman pangalawang beses lang na coincidence ang paglitaw noon at walang kinalaman ito sa kanya at sa anak niya. Ipinagpatuloy niya ang pakikipagkwentuhan kay Rose at umuwi na rin agad matapos ubusin ng bata ang ice cream. Nang makarating sila sa harap ng kanilang bahay ay nakita niyang muli ang sasakyan. Hindi na iyon normal dahil pati sa kanilang pamamahay ay nakasunod na ito. Muling pumasok sa isip ni Camille ang pananakot ni Diane sa kanya at nataranta dahil baka iyon ang mga taong inutusan para saktan siya at si Rose. Kaya dali-dali niyang pinaloob ang bata nang hindi ipinapahalata na may ikinababahala siya dahil ayaw niyang mag-alala ang bata para sa kanya. Rose anak, isara mo ang pinto ha. Bubuksan mo lang kapag narinig mo nang kumatok ako at narinig ang boses ko. Utos niya kay Rose bago lumabas dahil nais niya munang obserbahan ng mabuti kung tama ba ang hinala niya. Kunwari ay pupunta siya sa tindahan na malapit kung saan nakaparking ang kotse. Ngunit bago pa siya nakapunta sa may tindahan ay may humarang ng pamilyar na lalaking humarang sa kanya sa may bandang walang masyadong tao. Sumama ka sa akin. Mahigpit na utos nito. Ayoko. Ninenerbiyos na sumbat niya sa lalaki. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang katigasan nang makita ang isa pang lalaki na nakabantay sa harapan ng kanilang bahay. Nais tumakbo ni Camille papalayo ngunit baka marami pa silang nag-aabang sa kanya. Hindi na alam ni Camille kung anong gagawin. Kung sisigaw ba siya para humingi ng saklolo o sumunod para sa kaligtasan ng anak niya. Sundan mo ko at siguraduhin naming ligtas ang anak mo. Huwag ka mag-alala. Ani ng lalaki na siyang nagpalita kay Camille. Bakit parang hindi naman siya masama base sa pananalita niya patungo sa akin? Tanong ni Camille sa sarili.
parang nagnanais na sumama na lamang dahil sa takot na baka pasukin nila ang bahay at may gawing masama kay Rose, kaya naman humakbang na siya papalapit sa lalaki at sinabing, "Saan?" Bakas pa rin ng takot ni Camille dahil baka mga tao ni Dayan ang lalaki, ngunit walang takot na lamang siyang huminga ng malalim at sumunod para hindi nila saktan si Rose. Nang buksan na ng lalaki ang pinto ng kotse ay tila parang mahuhulog na sa lupa ang pang-ibabang labi niya sa gulat. Hindi niya inaasahang makakita ang taong kalmado lamang nakaupo sa loob ng sasakyan. Buong akala niya ay si Dayan ang makikita niya. Iniisip niyang tatakutin muli siya ng babae, ngunit ni Anino ni Dayan ay wala sa kotse. Ang taong nasa harapan niya ngayon ay walang iba kundi si... Sir Caleb? Gulat na sabi ni Camille. I know I'm not the person you're expecting, kaya makakahinga ka na ng maluwag. Ani Caleb? Pumasok ka muna bago pasukan ng langaw ang bunganga mo, Camille. We have a lot to talk about. Dagdag na biro ng lalaki. Ginawa naman ni Camille ang utos ni Caleb. Hindi na rin siya natatakot. Sa tutuusin, ay pakiramdam niya ay siya na ang pinakaligtas na tao sa mundo dahil lamang sa presensya ni Caleb. Ngunit litong-lito dahil kanina lamang ay galit na galit si Caleb sa kanya. Alam kong marami kang tanong, pero hayaan mo munang magsalita ko para mas mabigyan ka ng linaw. At mapakaunti ang tanong mo. Ani Caleb nang tignan siya ni Camille na para bang nanghihingi ng sagot. I know what he's been going on. At may own will, Camille. Kaya walang silbi ang mga pananakot ni Dayan sa kaligtasan ninyo ng anak mo. Pagpapaliwanag ng lalaki, ngunit mas lalo pang napakunot ang noo ni Camille. Kung alam niyo po na paiba-iba ang mga lalaki ni Ma'am Dayan, bakit hindi po kayo nakipaghiwalay sa kanya? Ganon niyo po ba siya kamahal para magpakatanga? May pagkaprank ang tanong ni Camille, dahilan para mapatawa si Caleb ng kaunti. Oh darling, I never loved her, nor have I ever wanted her in my life. Tugon ni Caleb na tila parang nagpakulo sa loob ni Camille. Eh bakit po kayo nakipagrelasyon? Niloloko mo rin po ba si Ma'am Dayan kagaya ng ginagawa niya sa'yo? Napataas ang boses ni Camille na sabi. Hindi kasi niya maatim na sigmurain na ang turing ng iba sa pag-ibig at relasyon ay kalokohan dahil naging biktima na siya ng mga ganoong setup ng tadhana at pag-ibig. You clearly misunderstand me, Camille. May rason kung bakit nasa isang relasyon kami ni Dayan. Naikwento mo sa akin dati na pinapantasya mong pag-ibig na puro, hindi ka paasahin at lolokohin. Pero hindi ganun kasimple ang lahat, Camille. Not everything you see is the truth. Ani Caleb para patahanin ang nagiinit na ulo ni Camille. Sa totoo lang, eh hindi ko sana ito sasabihin sa'yo. Dahil mas maidadala ka at ng anak mong si Rose ng mga impormasyong sasabihin ko sa mas malalim na kapahamakan. Pero dahil nahila ka na sa sitwasyon, eh siguradong kailangan mong malinawan kahit na papaano. Dagdag ni Caleb habang si Camille ay naghihintay ng mga susunod niyang sabihin. Apparently, I have committed a crime. May video rin na hawak ang tatay ni Dayan bilang ebidensya, pero ang totoo lang ay wala talaga akong ideya na may ginawa akong katulad nun. Hindi ko nasasabihin at hindi mo na kailangan malaman kung ano pa yun. It's just I want to trust and believe in me, Camille. Pwede ba? Tanong ng lalaki. Napaisip ng sandali si Camille bago nagsalitang muli. Mas pipiliin ko pong maniwala sa taong walang ibang ginawa kundi tulungan ako at ng anak ko kaysa sa babaeng walang ginawa kundi takutin ako at balak ipahamak ang nag-iisang anak ko. Nakahinga ng maluwag si Caleb nang marinig niya ang sinabi ni Camille bago muling nagsalita. Salamat sa tiwala, Camille. I appreciate it. Pangako kong pananatilihin ko ang kaligtasan mo at ni Rose. Yung kwento niyo po, sir. Paalala ni Camille na siyang muling dahilan ng pagtawa ni Caleb. Ano pong koneksyon ng krimen sa ginawa mo sa pagiging lalakero ni Ma'am Dayan? At ng pagkakapwersa niyo bilang magkasintahan? Dagdag na tanong ni Camille. Ginamit nilang panakot ang krimen na yun para makauthot sa kumpanyang iniwan sa akin ng ilang henerasyong pinaghirapan ng pamilya ko. You see, Dayan's dad was once the most trusted person of my father. Pero namatay siya at napunta na sa akin ng kumpanya, ay nagsimula siyang gumawa ng paraan para mapasakan niya. His advantage was that he knew about almost everything about the company. But one thing,
May sikreto kami na tanging mga piling miyembro ng pamilya ang nakakaalam. That's what he wants. Once he get his hands on that secrets, simula ng pagkakapanalo niya. But I will never let that happen. Not under my nose. Ngayon ay ginagamit niyang instrumento ang anak niyang si Dayan. Bilang instrumentong labas-masok sa kumpanya. Para hanapin yun. Pagsasalaysay ni Caleb. Eh bakit hindi ka nalang po nila tinakot na ilabas yung sikreto kapalit ng pananahimik nila sa ebidensya ng krimen mo na nasa kanila? Litong tanong ni Camille. That's because kulang sila ng ebidensya. May alibay ako nang mangyari ang krimen na araw na iyon. Pero hindi rin yun sapat. Parehas lang kaming kulang-kulang sa lakas at baraha. So ngayon ay paunahan kami para makarating sa pagkakapanalo. Sagot ni Caleb sa tanong ng babae. Paano po kita matutulungan, sir? Kahit na walang buong kaalaman ay hindi nagatubili si Camille para tanungin kung ano ang maaari niyang gawin. Nothing. Wala kang kailangan gawin kundi ang maging ligtas kasama si Rose. Tugon ni Caleb. Sa kanya hinawi ang buhok na humarang sa mukha ni Camille. Hindi mawari ng puso ni Camille ang nangyayari ngunit dahil sa simpleng mga salita at galaw lamang ni Caleb ay tumakbo ng mabilis ang takbo ng kanyang puso. Gusto ko lamang linawi na parte lamang ng pagkatao ang galit na ipinakita ko kanina. From all that you've witnessed, I know Diane's going to come after you. Kaya gusto kitang protektahan mula sa kanya. I already assigned guards to keep you safe, pati na rin kapag papasok si Rose para hindi mo na kailangang mag-alala habang nasa school siya mag-isa. Paninigurado ni Caleb upang panatagin si Camille sa kaligtasan ng anak niya. Hindi po ba sobra na ata ang mga ginagawa niyo para sa amin, sir? Sobra naman pong proteksyon ang ibinibigay niyo sa amin ni Rose dahil lang sa may nalalaman ako sa may na may kalaguyo si Ma'am Dayan. Ani Camille na tila parang kumwestiyon sa atensyon ni Caleb. That's because I care for you too much, Camille. Nagulat si Camille at pati na rin si Caleb sa mga salitang siya mismo ang nagsambit. Hindi na malaya ni Caleb na sabihin ang nararamdaman para kay Camille. Sir? Utal na tanong ni Camille. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Because I can't risk someone innocent and helpless suffer. Dahil sa mga laban kong ako lang dapat ang lumaban. Pagrarason ni Caleb para hindi mailang sa kanya si Camille. Kung may maitutulong ho ako sir, sabihan niyo lang ho ako. Mauna na po ako. Hindi na naghintay pa nang sasabihin si Camille at dali-daling lumabas ng sasakyan at tumakbo patungo sa loob ng kanilang bahay. Mabilis ang pagtiwok ng kanyang puso. Namumula ang kanyang mga pisngi at paulit-ulit na sumisirko sa kanyang utak ang mga salita ni Caleb. Buong araw na umuulit sa kanya ang mga salita ni Caleb na parang sirang plaka. Ano ka ba Camille? Hindi ka magkakaroon ng pag-asa kay Sir Caleb, ano? Sino ka ba naman para kapag may tatabi ka sa kanya? Langit siya. Alig ka bukas sa lupa. Gising. Gising sa katotohanan, Camille. Pananampal ni Camille sa sarili ng katotohanan. Hindi kasi niya mapigilang magbanta siya dahil lang sa mga nabitawang salita ni Caleb ngunit hanggang sa maaari ay pinipigilan niyang lumalapa ang damdamin niya para sa boss dahil imposibleng magkagusto siya kay Camille. Malamang ay sinabi niya lang iyon dahil ayaw niyang maidamay ang mga inosenteng tao dahil sa natural na pagiging mabuting tao ni Caleb. Tama. Huwag mong bigyan ng mali siya ang kabaitan ng loob ni Sir Caleb, Camille. Pag-uulit nito sa sarili. Sa kabilang dako naman ay iniisip din ni Caleb ang katangahang ginawa niya sa sasakyan noong nag-uusap sila ni Camille. Ngunit isinantabi niya muna iyon dahil kung sasabihin na niya ang tunay niyang nararamdaman para sa babae, ay makita ng ama ni Dayan si Camille bilang kahinaan niya. Ay gagamitin ng babae para makuha ang masasama niyang intensyon. Ang isa lamang na pinagtatakhan niya ay bakit napakahigpit ni Dayan kay Camille para ilabas ang panlalalaki niya kung alam naman mismo ni Caleb na ang pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki ay tila naging hobby ni Dayan. Makapanakot kasi si Dayan kay Camille ay parang napakalaki ng sikreto ang kaniyang tinatago. What if? Ilang buwan din nagtrabaho si Caleb ng puspusan dahil sa mabilis na mga pangyayari at lalo na't nanakaw ang kanilang company secret. Nagkaroon ng isang araw na sobra na siyang nagkasakit dulot ng pag-overwork sa sarili.
At dala na nga rin ang pag-aalala ni Camille para sa kanya ay pinuntahan niya ito upang alagaan. At iniwan ang anak niyang si Rose sa proteksyon ng mga security na nagpapanggap na taga-alaga na inatasa ni Caleb para sa mag-ina. Sir, tama na po muna ang sobrang pagpapagod, please. Alagaan niyo na rin po sana ang sarili ninyo kagaya ng pagpoprotekta niyo sa amin ni Rose. Pag-aalalang sabi ni Camille para subuking patigilin si Caleb kakatrabaho sa harapan ng kaniyang computer. Kahit na napakainit na ng katawan niya at namumutla na ang kaniyang mukha. How can I rest, Camille? Kung yung kumpanyang ilang dekadang pinaghirapan at prinotektahan ang pamilya ko. Paranoid na tugon ng lalaki. Naiintindihan ko po ang hirap niyo pero sana ay protektahan niyo rin ang sarili ninyo. Dahil hindi rin po magtatagumpay ang mga aksyon niyo kung kayo po mismo ang maunang mawala. Ani ni Camille na tila parang nagtulak sa mga luha ni Caleb para umangat palabas sa kaniyang mga mata na siyang namang pinigilan niya ng todo upang hindi kumawala. Hindi pwedeng tumigil ako. Hindi pwede. Hindi na nga napigilan ni Caleb ang luha. Kailangan ko magpatuloy. Kasi ayaw kong manalo si Diane at ang tatay niya. Never. Hindi napigilan ni Camille ang sarili para yakapin ang boss na itinuring na niyang kaibigan. At nang mahagkan na nga niya ito, ay niyakap siya ni Caleb pabalik. Damang-dama ni Camille ang sakit at bigat na dinadali ni Caleb sa yakap na iyon na tila ba iyon ang nagsilbing boses niya. Hinagod ni Camille ang likuran ni Caleb para i-comfort ito. Malalampasan mo rin ang pagsubok na ito. Naniniwala ako ron, sir. Alam kong makakalaya ka rin sa bigat na dala mo. Ipagdarasal kita ng walang katapusan kung yun lang ang kaya kong gawin. Pero sana ay hanapin mo rin ang panahon para alagaan ang sarili mo. Ang mga salitang binanggit ni Camille ay tila gumising ng kung ano sa puso ni Caleb. At hindi na niya namalayan na nakatitig na siya sa mga mata ng babae at unti-unting pinagdirikit ang distansya na humihiwalay sa kanilang mga labi. Hindi makagalaw si Camille sa kanyang kinaroroonan at tila ayaw rin niyang umiwas sa mga aksyon ni Caleb kahit napilit siyang binubulungan ang kanyang isip na hindi sila magkalebel ni Caleb kaya dapat wag na siyang umasa. Ngunit naging mas malakas ang tibok ng kanyang puso kaysa sa boses sa kanyang utak. Sa gitna ng paghihirap ni Caleb sa sitwasyong kinaiipitan niya, sa kasalukuyan ay nakahanap siya ng tunay na pag-ibig. Nakalipas ang ilang buwan, ay biglang nagparaos ng isang magarbong masquerade party ang rival company na kumpanya ng pamilya ni Caleb. Matagal na silang nais lamangan ng kumpanyang iyon, subalit hindi nila magawa dahil sa company secret ng kaniyang pamilya. Naimbintahan ang lahat sa nasabing party at kasama na rin si Caleb doon. Kaya nakapagtataka na inimbitahan nila si Caleb at nakapagtataka pati ang mabilis na pag-aho nila mula sa pagkalugmok. Hindi pa ipinakikilala ng bagong may-ari ang kaniyang sarili sa publiko dahil ginawa niya itong pribado hanggang ilabas lamang niya kung sino nga talaga siya sa party. Huminga ng malalim si Caleb sa kainayos ang kanyang formal suit at isinuot ang itim na gintong maskara para dumalo. Hindi man kayang makita ng iba ngunit isang tingin pa lamang ni Camille kay Caleb ay alam na niyang sa likod ng kalmadong harapan ni Caleb ay kaguluhan at walang pahinga ang nilalaman ng kaloob-looban ng kaniyang sinta. Andito lang ako, Caleb. Ani Camille bago hinawakan ang kamay ni Caleb para patahanin ang bagyong itinatago ni Caleb sa sarili. Thank you and I love you, mahal ko. Tugon ni Caleb. Saka hinawakan ang kamay ni Camille pabalik gamit ang isa pang kamay at automatic na tumaas ang isang sinserong ngiti sa kanyang mga labi. Ilang buwan ang pinaghihirapan ni Caleb ang paghahanap ng mga kakailanganin niya para sa nalalapit na gerang magaganap. At kita lahat iyon ni Camille kasabay ng unti-unting pag-usbong ng paglago ng pagmamahal nilang dalawa para sa isa't isa. Tila wala sa oras ang pagdalo sa party na iyon ngunit naging sobrang interesado siya rito dahil mula sa kanyang intel ay tila parang parehos ang pagpapatakbo ng may-ari ng kumpanyang dadaluhan niya sa pagpapatakbo ng kanyang yumaong ama. Pagkarating niya sa venue ay kita ang kagarbuhan ng lugar.
Halatang napakaraming pera ang nagastos para sa party. Pinaghandaan talaga nila ang paglalabas ng may-ari sa publiko ng kanyang pagkakakilanlan. Mas lalo pa ulit itong dumagdag sa kaba at kuryosidad ng mga taong pumunta. Maya-maya pa ay ibinakilala na ang kung sino man ang bagong laman ng bawat usapan sa industriya. May us all welcome the new CEO of DGD Corporation. Habang nagsasalita ang host ay may umakyat na pamilyar na figura sa stage na siyang nagdulot kay Caleb upang kutuban. Mr. Dante Guillermo! I knew it. Nanggagalaiting sambit ni Caleb sa ilalim ng kaniyang hininga. Bumigat ng bumigat ang paghinga ni Caleb nang makita ang nag-iisang traidor, ang tatay ni Diane, si Dante Guillermo. Kaya pala halos parehas ang pagpapatakbo niya sa tatay niya dahil sa kanya na ibenta ang nanakaw na importanteng dokumento ng kumpanya. Ang company secret kasi na tinatago ng pamilya nila ay ang pinakamalaking asset nila ay ang pagpapatakbo nila. Kita sa baba ng stage si Diane na nakakapit sa bisig ng ibang lalaki at iyon ay walang iba kundi ang sekretary niyang si James. Sobrang nagiinit ang ulo ng kamao ni Caleb. Sa mga nabubunyag sa kaniyang harapan kahit na alam niya ang lahat ng katotohanan. Buti na lang at nasabi ni Camille sa kaniya ang impormasyon na minsan nang dinala ni Diane si James sa kaniyang sariling private villa. Sa mga normal daw kasi na pagkakataon ay nagdadala si Diane ng lalaki sa villa ay maririnig agad ang mga ungol matapos ang ilang minuto lamang. Ngunit nang si James na ang dinala niya ay mga isang oras pa ang naramdaman niyang katahimikan bago may nangyari sa kanila. Habang nagbibigay ng speech si Dante sa harapan ng lahat ng guests ay tila napakalma na ni Caleb ang sarili ng kaunti. At bigla siyang tumayo at pumalakpak. Nalito si Diane at ang anak niya sa inasal ni Caleb. Dahil akala nila ay panalo na sila sa laban ngunit kasi simula pa lamang yata ng gera. You're good, Dante. Ang galing-galing mo. May bastard uncle. Sigaw niya mula sa kalagitnaan ng kairaming taong dumalo. Napanganga si Dante sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang natagpuan ni Caleb ang sekretong pinaka natatago niya. Paano mo nalaman yan? Utal ni Dante. Hindi man siya nakamik ngunit malinaw na nabasa ni Caleb ang buka ng kaniyang bibig. Ang galing mong magplano. Mula sa pagkuha ng tiwala ni Dad hanggang sa pagnanakaw sa company secret at pagtutulak ng lahat ng kasalanan sa inosenteng janitress. Ani Caleb. Habang patuloy na pumapalakpak. I don't know what you're talking about, Mr. Caleb Asuncion. Pinaparatangan mo lang ba ako dahil hindi mo tanggap that my company is doing better than yours? Hindi mo ba matanggap na palpak ang tagapagmana? Mabilis ding naipon ni Dante ang kanyang hinahon upang hindi mahalatang tunay ang sinasabi ni Caleb. Sometime in the year 1958, your mother crawled my grandfather's bed dahil akala niya ay iyon ang paraan para makaahon sa hirap. Nang nakumpirma ng gold digger mong nanay ang ipinagbubuntis niya, she demanded for my grandfather to take responsibility. Luckily, hindi tinanggap ni grandpa ang panluloko ng nanay mo dahil nilasing at may drug siyang nilagay sa drink niya. Pagsasalaysay ni Caleb na siya namang tinawanan lamang ni Dante. This just keeps getting better, kid. Pwede ka nang mag-publish ng libro sa galing mong gumawa ng kwento. Maybe that will be a better career for you, rather than being a failure for a CEO. Pangmamak nito kay Caleb. Halo-halo ang reaksyon ng mga tao at ng paniwalaan ngunit na kay Dante ang mas marami ang pumapanig. Kumuyom ang kamao ni Caleb dahil sa inaasal ni Dante. At kita iyon ni Camille kaya tumayo siya mula sa kinauupuan at dinamayan ng nobyo. Huwag ka magpadala sa galit, Caleb. Nandito lang ako para suportahan ka. Sabi ni Camille sa kahinawakan ang nakakuyom ng mga kamay ni Caleb na naging epektibo naman para tumahan siya. Tama. Bakit pa kailangang magalit ni Caleb dahil hindi siya pinapanigan ng ibang mga tao? Kung meron naman si Camille sa tabi niya na nangangakong kailanman ay hindi siya iiwan at hindi siya pagdududahan. Really? A story?
Hindi ko naman hahayaang magsalita ako na parang tanga rito sa harapan. Kung wala akong pang-back up sa claims ko, hindi ba? Pagpapatuloy na sumbat ni Caleb, saka ibinato ang folder na naglalaman ng mga detalye na magpapatunay na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Dali-daling pinulot ng iba ang mga papeles na iyon ngunit hindi sapat para makita ng lahat kaya muling nagsalita si Caleb na sakto lamang para marinig ng lahat ng tao na meron sa banquet hall. Don't worry everyone. All of your gossip mongering's eyes will see it in the big screen up front. Dagdag pa ng lalaki. Napangisi siya nang makita ang mukha ni Dante na tila ba ay natalo na. That's not true! Sinungaling ka, Caleb. Who knows if those so-called proofs are manipulated? And besides, everyone! Do you know that this man right here who's jealous of my success for overtaking his family's success? At ginagambala ang kapayapaan ng nanay kong nananahimik na. Ay isang mamamatay tao? You heard me right. Pinatay niya ang sarili niyang mga magulang. Tila nababaliw na si Dante sa bawat bitaw niya ng salita. Wala nang iba pang paraan na makita si Dante para ilabas ang sarili sa masasamang sitwasyon ng katotohanan kaya ibinunyag na niya ang krimeng nagawa ni Caleb sa nakaraan na tila ba naging halungkatan na ng nakaraan ang celebration party ng kumpanya ni Dante. I knew you would bring that so-called trump cards of yours up. Panunuya ni Caleb. Lucky for me. And unfortunately for you. Alam ko ng buong katotohanan ng insidenteng yun. Hindi ko pinatay ang mga magulang ko. I was just there in the crime scene. Unconscious. Pero alam kong hindi ko sa sarili kong hinding-hindi ko magagawang saktan. Lalo na't patay ng mga taong pinaka-importante sa buhay ko noon. Hindi sapat na patunay ang pagmamahal mo. Para masabing inosente ka sa krimeng nagawa mo. Your fingerprints were the only ones present sa weapon of crime. I have kept your sin for so long. Dahil alam kong hindi na naisin ang dad mo. Na minsan akong pinagkatiwalaan ng buo na masira ang buhay mo dulot ng galit mo sa isang maliliit na argumento lamang. Pagsasalaysay ni Dante ng kasinungalingan. Baka ikaw ang nararapat maging book author, Dante. You're hiding your crimes with me as your scapegoat. Then proceed to tell the whole world that my crime is cover up of love. Patawa ka, Dante. Muling panunuya ni Caleb kay Dante. Anong pinagsasabi mong crimes ni Papa, Caleb? Ikaw ang pumatay kina tito at tita. Stop lying or you'll get into a deeper hole of lies you dug for yourself. Sigaw ni Diane bilang pambaback up sa amang naiipit na sa sitwasyon. Sabihin mo yung magaling mong ama, Diane. As I've told you a while ago, hindi ako pupunta rito at ipapayang sarili ko na walang ebidensya. Your mother hated you until her last breath and you vowed na maghihiganti ka at kukunin mo kung anong nararapat na sayo. Breaking news! Wala sa mga pagmamay-ari ng pamilya ko ang nararapat na sayo dahil gold digger ang nanay mo. Kaya plinano mong kunin ang tiwala ng mga magulang ko at unti-untiing kunin ang company secret. Pero nang malaman ni dad ang tunay mong identity, nagalit ka at pinatay mo siya, pati na si mom. Leaving me as your scapegoat. Salaysay muli ni Caleb pabalik kay Dante at hindi na napansin ang tantrums ni Diane. Ginawa mo pa ang lahat para hindi na iporso ang pulis ang mga nangyayari dahil kapag itinuloy nila ng itinuloy ang investigasyon, as per my insistence, mahahanap at mahahanap nila ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Nangkagalaiting dagdag ni Caleb. Stop this nonsense, Caleb. I considered you as a son and even let you date my daughter despite your history. Pero ito'y gaganti mo sa akin? Sumuko ka na lang sa pulis. At nanggapin na hindi mo kayang patakboy ng iniwang kumpanya ng pamilya mo sa'yo. Tugon ni Dante na parang siya naman ang mabuti. Nanuya si Caleb bago sinabing, tell that to these evidences. Sa kanya ibinato sa hangin ang mga ebidensya ng krimen ni Dante. Kung kanina ay ebidensya ng pag-akyat ng nanay ni Dante sa kama ng kaniyang lolo ang ipinakita niya sa lahat, ngayon naman ay kalakip ng mga papeles ng mga ebidensyang siya nga ang pumatay sa pamilya ni Caleb. Muling hinanap ni Caleb ang mga autopsy sa kanyang mga magulang ngunit nalaman niyang namatay ito ilang araw lamang matapos magawa ang autopsy report. Kaya naman nakumbinsi siyang may kinalaman sa pagkamatay ng pagka-autopsy sa kamatayan ng pamilya niya kaya hinanap naman niya ang mga kakilala ng taong iyon at sa awa ng Diyos
ay may nahanap siyang pinagkakatiwala ang tauhan ng mga nag-autopsy na siyang nagbigay sa kanya ng kabuuan ng autopsy report. You killed the person that performed the autopsy of my parents. Dahil may nadiskubre sila sa iba nilang katawanidad. Nilason mo siya ng nilason. At nang hindi ka na makatiis, ay saka mo ko ginamit para mas mapadali mong makuha ang nais ng ganid mo. You think no one would find out? You're wrong. Because no person is more determined to find that a wrong person you who lost everything. Pagbumunyag ni Caleb, ang lahat ng tao ay meron sa bangket ay nagsisinghapan sa mga revelasyong kanilang nalaman. Nagbubulungan at nagbibigay ng mga masasamang tingin kay Dante at kay Diana kanina lamang ay nakalapat kay Caleb. Ano bang alam mo ha? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Dahil hindi ako tinanggap ng sarili kong ama. Sigaw ni Dante habang dinuduro si Caleb. Sinubukan ko lahat ng kaya kong gawin para lang may mapatunayan ako sa nanay ko na may selbi ako. Pati na rin sa tatay kong walang ibang ginusto kundi ang maayos ng reputasyon. Then, why kill my parents? Buliyaw ni Caleb. All these years, I have suffered dahil sa kasalanang hindi ko namang ginawa. I blame myself for everything that happened and made myself believe na ang sama akong anak. Dahil ako mismo na binigyan nila ng buhay, ay kumitil sa buhay nila. Nang sabihin ni Caleb ang mga salitang iyon, ay hindi na niya mapigilang lumuha. Naiinggit at nagagalit ka sa mga magulang ko dahil trinato sila ni Grandpa ng tama. Pero hindi mo sinisi ang nanay mong napagmanahan mo ng ganid. Handa kang sirain ang buhay ng isang minor de edad para lang pagandahin ang buhay mo? You don't know anything! Pagdedenay na sigaw ni Dante bago ilabas ang isang baril sa kanyang suit at ipinatok ito sa direksyon ni Caleb. Tila parang humina ang takbo ng oras. Lahat ng bisita ay nagsisigawan at naglalabasan dulot ng takot. Nagulat din si Camille sa kanyang nakita at dali-daling tumakbo para harangan ang balang. Kay Caleb dapat tatama. Caleb! Sigaw nito sa kahinarang ang sarili na natamaan ng bala. Camille! Sigaw ng lalaki nang ma-realize niyang itinaga ni Camille ang sarili na para protektahan ang buhay niya. Bakit mo ginawa yun, Camille? Umiiyak na sigaw ni Caleb habang hawak-hawak si Camille na ngayon ay nakahalumpasay na sa sahig. Nilabanan ng mga security si Dante at matagumpay na naagaw nila ang baril nito at ipinosas para ipunta sa kulungan. Maya-maya ay dumating na rin ang ambulansya na magdadala kay Camille sa ospital. Nang nasa loob na sila nito ay mahigpit na hinawakan ni Caleb ang mga kamay ng babae. I'm sorry Camille, it's all my fault. Umiiyak na paninisin ni Caleb sa sarili. Wala kang kasalanan, Caleb. Panahon na para itigil mo ang paninisi sa sarili mo. Mahinang sambit ni Camille. Pero nabaril ka dahil protektahan mo ko. Hindi ka nga rin dapat nandito sa gulong to. Kung hindi dahil sa akin. Pagpupumilit ni Caleb. Hindi mo kasalanan yun, mahal ko. Itinaga ko sa sarili ko dahil gusto kitang protektahan. Dahil ipinangako ko sa sarili ko noon na gusto rin kitang protektahan kagaya ng pagprotekta mo sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Kahit na ikaw na mismo ang nauubos. Naghihingalong sambit muli ni Camille. Please, mahal ko. Lumaban ka. Hindi namin kakayanin ni Rose kung mawawala ka. Hagulgol ni Caleb. Mahal na mahal ko kayo ni Rose. Mahal ko. Bulong ni Camille. Bago tuluyang bumigat ang talukap ng kaniyang mga mata at lamunin ng kadiliman ang lahat ng kaniyang nakikita. Matapos ang isang taon, naiiyak na dahan-dahang naglalakad ang maliit na pigura ni Rose, hawak-hawak ang mga puting bulaklak. Sa wakas ay lalayan na mula sa sakit na binato ng buhay ang kaniyang ina. Sasaya na siya kagaya ng buhay na deserve niya. Habang si Caleb ay hindi napigilang umiyak nang makita si Camille na nakasuot ng napakagandang white dress habang may tiara na nakapatong sa kaniyang ulo. Hindi na makahintay si Caleb upang tanggalan ng veil na humaharang sa malaanghel na mukha ni Camille at hilikan siya matapos ideklara ng pari na sila ay opisyal ng mag-asawa. Matapos ang isang taon, matapos ang pangyayari sa nakasangkot si Dante, kung kailan nang muntik bawian ang buhay si Camille dahil sa pagnanais niyang iligtas ang buhay ni Caleb. Buti na lamang at naitakbo siya sa ospital agad noon
at lumaban siya para makasama sa panghabang buhay sina Caleb at Rose bilang isang masayang pamilya. Habang naglalakad siya sa pulang carpet na nakalapat sa aisle ng simbahan ay naluluha na rin siya tulad ni Caleb habang iniisip lahat ng alaalang nagawa nila. Mula sa pag-hire ni Caleb sa kanya dahil sa naawa siya sa kanilang mag-ina hanggang nasa si Caleb na ang patutunguhan niya sa harapan ng simbahan upang pag-isahin ang pag-ibig nilang nabuo sa sitwasyong hindi nila inakalang babago ng lubusan sa kanilang mga buhay. Camille, mahal ko. Thank you for everything. Mula sa mga salita mong nagsasabing oras na para makalaya ako sa mga alaalang kumulong sa akin sa nakaraan at paalalang sana ay huwag mong pababayaan ang sarili ko. Mula sa mga gawa mong pag-aalaga at pagpaparamdam sa akin na may masasandalan ako sa mga panahong akala ko ay wala. Salamat at dumating ka sa buhay ko kahit na ilang beses nang mapunta sa peligro ang buhay mo. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan, mahal ko. Mahal na mahal na mahal kita, Camille. Ani Caleb, bilang wedding vows habang parami ng parami ang mga luhang tumutulo mula sa kaniyang mga mata. Caleb, mahal ko. Salamat sa Diyos at nakilala kita. Salamat sa pagpaparamdam sa akin na may mabuting mangyayari pa pala sa buhay ko noong mga panahon na akala ko ay mabubuhay na lang ako para sa anak ko. Ipinaramdam mo sa akin na pwede pa pala akong mabuhay para sa sarili ko. Hinding-hindi matutumbasan ang kahit anumang bagay sa balat ng lupa ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay namin ni Rose. Salamat din dahil tinanggap mo siya kahit na hindi ikaw ang tunay niyang ama. Pinadama mo sa kanya ang pagmamahal ng isang tatay na hindi ko kailanman naramdaman. Umiiyak na sabi ni Camille ang kaniyang wedding vows. Caleb, do you take Camille to be your wife? For better or worse, sickness and health, in plenty and want. To stand together in your times of joy and sorrow, to always be faithful to her, love her, and honor her all the days on your life? Tanong ng pari para kay Caleb. Already did long ago, Father. Sagot ni Caleb habang nakatingin sa mga mata ni Camille na punong-puno ng pagmamahal. Camille, do you take Caleb to be your husband for better or worse, sickness and health, in plenty you want? To stand together in your times of joy and sorrow, to always be faithful to him, love him, and honor him all the days on your life? Sunod na tanong naman ng pari para kay Camille matapos marinig ang sagot ni Caleb. Buong buo po, Father. Tugon ni Camille habang nakatingin din ng malalim at puno ng pangako kay Caleb. Caleb and Camille, in so much as the two of you have agreed to live together in matrimony, have promised your love for each other by these vows, the giving of these rings, and the joining of your hands, I now declare you to be husband and wife. Caleb, you may now kiss your bride. Nang marinib ni Caleb ang huling sinabi ng padre, ay agad niyang tinanggal ang veil na humahad lang para makita niya ang mukha ng kaniyang pinakamamahal na kanina pa niya gustong tanggalin. Pagkatapos ay napangiti siya ng malaki nang makita na nangbuo ang napakaganda niyang asawa saka inilapat ang labi niya sa labi ni Camille. I present to you Mr. and Mrs. Asuncion. Ani pari ng may kasamang galak para sa dalawang taong nasa kanyang harapan. Nang pumatak na ang oras sa gabi at wedding night na nila Caleb at Camille ay dumiretso sila sa kanilang kwarto. Mahal, do you notice something different about Rose? Biglang tanong ni Caleb. Ha? Huh? Wala naman. Bakit pa natanong? Sinagot pa rin ni Camille ang tanong ni Caleb kahit nalilito siya kung bakit bigla na lang napasok si Rose sa usapan. I think nababagot siya lately. I feel like she needs a companion or best friend. Sagot ni Caleb habang bakat sa kaniyang mukha na may naiisip siyang kalokohan. Hindi ko naman napansin yun, pero may alam ka bang pwede natin gawin kung ganun nga ang sitwasyon ni Rose? Curious na tanong ni Camille. What if? Ani Caleb habang tinatanggal ang necktie niya at tinatanggal ang button ng kaniyang puting button-up long sleeves na palapit ng palapit kay Camille. What if? Utal na tanong ni Camille ngunit sa loob-loob niya ay alam niya kung anong tunay na intensyon ng asawa.
What if we make her a big sister para hindi na siya lonely? Is that okay for you? You can disagree if you don't want to. Gaano man kagusto ni Caleb na gawin ang akto kasama si Camille, ay nirerespeto pa rin niya ang desisyon ng asawa dahil sa mga napagdaanan niya sa naunang lalaki na minahal na nagdulot para magka-trust issues siya. Matagal ko nang nakalimutan ang takot na yun, Caleb. Ayos lang sa akin dahil ikaw na yan, mahal ko. Nang marinig ni Caleb ang pagsang-ayon ni Camille ay hindi na siya nagatubili pang isara ang distansyang humihiwalay sa kanilang dalawa. At doon na nga nagsimulang gawin ang susunod na kapatid ni Rose. Makalipas ang ilang buwan, ay naipanganak na nga ang sunod nilang anak na pinangalanan nilang Belle. Lubha ang saya ni Rose dahil sa wakas ay may nakababatang kapatid na babae na siyang pwede niyang ayusan at kalaro sa tuwing busy sina Camille at Caleb. Habang nagbubuntis si Camille ay plinanan nila ang mga nais nilang gawin sa hinaharap at kasama roon ang pagbabalik sa pag-aaral ni Camille matapos niyang maipanganak si Belle dahil gusto niyang makakuha ng diploma. Marami man siyang nakuhang praktikal na karanasan habang kasama si Caleb sa trabaho ay nais niyang makuha ang kapirasong papel na iyon. Bagay na matagal niyang pinapangarap para makamtan noon, hindi kinaya ng mga magulang niya para siya ay pag-aralin. Habang si Caleb naman ay patuloy na gumagaling sa mga sugat na inihatid ng nakaraan at patuloy na pinalalago ang kumpanyang iniwan ng kaniyang mga magulang sa kanya. Nangako siya sa langit para sa kanyang mga yumaong magulang na patuloy niyang gagawin ang lahat para patuloy pa rin niyang gagawing proud sila sa kung nasaan man sila. Pumupunta si Caleb sa mga therapy para tulungan siyang makapagpatuloy at isinama niya rin si Camille para parehas nilang mas maintindihan at tanggapin ang kanilang mga sarili nang hindi itinatanggi kung sino nga ba sila at kung saan sila nanggaling. Si Dante at Daya naman ay kasalukuyang nasa kulungan. Sinisisi pa rin kay Caleb at Camille ang lahat ng kamalasang naranasan nila. Hindi pa rin nila matanggap na mas maganda ang naging buhay ng mag-asawa. Ngunit alam nila kung bakit. Itinatanggi lang nila sila at mga aksyon nila mismo ang may kasalanan sa mga parusang napagdaraanan nila ngayon. Ang aral ng istoryang ito ay tungkol sa pagtigil at pagsisi sa sarili sa mga nangyari sa nakaraan at pag-usad habang natututo sa mga pagkakamaling nagawa, na kailangan nating tanggapin ang mga pagsubok na ibinibigay ng buhay sa atin nang may integridad at busilak na puso dahil kung hindi ay maitutulad lamang tayo. Kina Dante at Camille na walang hinangad kundi mambaba ng ibang tao para lamang sila ay makaangat. Tandaan na hinding-hindi tayo uusad sa buhay kung ilalagay natin sa iba ang sisi kung bakit tayo miserable at hindi kumikilos sa marangal at matiwasay na paraan para maging mabuti ang kalabasan ng ating buhay.